Hello mga kadabs! Kumusta? Welcome back ulit sa ating channel. So ngayon guys, ipapakita natin ngayon continuation ito doon sa butane calibration. So ito, may nakuha ako takip ng sardinas. Kasi wala tayong mabili na can sa nasabi ko na dati kahit anong klaseng aluminum. Basta medyo yung manipis lang, no? So, gaya ng dati, ganun pa rin yung ating mga gagamitin. Gunting. Yan, gunting. Panggupit natin sa pang-calibrate natin. Tapos, star screw at saka flat screw. Tapos, yung butane canister. At saka yung ika-calibrate natin na butane burner. Yan. So, yun na guys, no? Ito, tanggalin muna natin. Yan. Tapos, ilagay lang natin sa, ano, tabi. So, yung unahin natin, tanggalin itong bolt na ito. Yan, dalawang bolt na yan. Yan, pakita lang natin. So, ito mismo yung makina. Ito yung diaphragm niya, guys. So, dito yung butane canister, ilagay natin. Yung ika-calibrate lang natin, ito. Ito yung control ng butane natin. Nagko-control ng butane na papasok dito sa burner. Yun yung ika-calibrate natin. Dito may pasok yung canister. Yan. Ito yung ika-calibrate natin, guys. O, tingnan nyo maigi, guys, no? Yan. Ito. So, yung gamit natin, dalawa lang. Yung gunting na panggupit at saka yung screw. Yan, oh. Tingnan nyo guys. Yan yung screw. Iikot lang natin yung screw dyan. Yan, iikot natin hanggang ma-open natin. Dito rin, marami ding kuan ito. Minsan, yung ginagamit nila dito, alloy. So, yan. Ito, plastic. Hindi naman ito ma... Kung mainitan, hindi naman masira to kasi solid din na plastic to. Yan guys. Tinanggal na natin yung holder ng butane hold... controller. Yan. Tanggalin na natin itong spring sa ilalim. Yan. Spring. Ito yung... nag-hold ng butane sa ilalim. Yan. Dito nakalagay yung spring. Itong spring kasi guys, ito yung ika-calibrate natin. Kasi itong spring na to, yan, dyan siya sa ilalim. Halimbawa, ito, nakapost to.
pag malakas yung butane canister, halimbawa yung mga bago malakas yan, bibigay itong spring na to. So pag ganyan ang spring na yan, lalabas na yung butane dito. So imbis na dito dadaan, sisingaw na dito, dito na dadaan yung apoy. Nasusunog na itong part na ito, guys. Yan. So ito ngayon yung lalagyan natin ng control. Ipakita lang natin. Ito yung lalagyan natin ng control. So ito yung ikakalibrate natin. Yan, guys. So yung naipakita ko kanina, takip ng sardinas. Ika-cut lang natin. Mag-cut ka lang din ng kasya lang din doon sa yan. I-estimate mo lang, guys. Nasa 80% yung takpan natin ng aluminum. Yan. Ito. Gupitin natin, guys. Medyo makapal yung aluminum na nakuha natin. O, yan. Ayan. Tingnan nyo, guys, no? Ganun lang. Iikot lang natin dito yan. Kahit naman hindi na kuhan, hindi na masyadong natakpan ito. Hindi mo na. Basta may pasok ko lang sa loob. Yan. Oh. Kasi ito ngayon siya yung nagko-control dito. Hindi na spring. Oh, hindi na natin ibalik yung spring na yan. So, yun yun ang tawag niya na calibrate na siya. Yan, hindi naangat dito kasi yung nag-control sa kanya, ito ng aluminum. Yan, guys, no? Yan, tingnan yung maigi, guys. Sa may mga katanungan dyan. Pag spring kasi nakalagay dyan, yan, spring. Pag malakas yung current ng butane gas natin, yan, aangat yan. Kasi yung spring na yan, ganyan, oh, bibigay. So pag bibigay yan, wala na. Ito ngayon, ito yung kinalibrate natin. Yan, tingnan nyo yung maigi, guys, no? Para safety tayo sa bawat pamilya natin, yung mga gumagamit ng butane. Yan, ibabalik natin ito sa ilalim. Yan, naibalik na siya sa ilalim. So ibalik natin yung takip niya, yung control. Okay. Kailangan may pasok natin siya sa ilalim. Okay. Mahigpit na yun. So ngayon, nakalibrate natin siya, guys. Yan. Control na. Minsan kasi pag nakalibrate mo na, guys, may nagtanong din sa atin. Ito, hindi kasi ito siya maibaba. Tingnan nyo lang yan, may kuan, may parang maliit na karayom sa ilalim. Yan. Tanggalin natin yan. Okay. So, yun, guys, no? Ito na yung kinakalibrate natin. Ibalik na natin, guys.
So, yun na guys, no? Naibalik na natin. Yun lang yung importante doon na may calibrate yun para hindi na siya magliab. Yan. Subukan natin lagyan ng butane canister. Tapos yung lock. Yan. Okay. Medyo malakas. Ayan. So maganda na yung adjustment niya. Pwede natin palakasan. Ayan, pahinaan. Hanggang sa mahina. Pag hindi pa yun makalibrate, pag ganito mo, pag pahinaan mo, yan, patay na yan siya. Ayan, ito, nakalibrate siya. Maganda na yung control mo sa apoy. Ayan. Ayan guys, no? Ang importante dito, kahit isang araw mo isindi, kahit ilang canister pa yung gamitin mo dyan, hindi na yan siya magliab talaga. Basta calibrated na. So minsan din, kagaya ng una natin, pakita na lang natin yung kung ano, yung isa. Kasi ganun. Yung lalagyan ng canister, maganda pa ganito yung lalagyan. Titingnan nyo guys, no? Yan. Maganda pa ganito yung control ng canister. Kasi bihira siya. Minsan kasi yung pag ito, bibigay ito. Yan. Hindi mo na, pag na-lock mo ito, na-post mo sa baba, hindi mag-apoy yan. Kasi hindi nahihila ng control niya yung canister. So hindi siya napapasok sa ilalim. Yan, ipakita ko lang yung isa. Kung anong kaibahan niya, guys. Yan. Hindi ko naman sinabi na ano. Pero kung mamili kayo ng butane, kagaya ng isa. Kasi yung ganito, guys. Yan. Oh, paganyanin mo lang. Dali lang niya. So, pag nilagyan mo yan, nilagyan mo ng butane. Yan. Halimbawa yan, hindi ko nahila. Kasi kanina hindi ko nahila. Paganyan kasi yan. Pag medyo malakas yung butane. Ay yung volume ng gas. Yan. Oh, tagilid lang natin para makita talaga nila. Patay kagad. Yan. So may tendency yan na hindi siya magsindi. Kasi yon, mahina yung control ng canister niya dyan sa ilalim. So maganda yung ganun na control, yung ganito. Pag magbili kayo ng butane, tingnan nyo to, galawin nyo to kung matigas ba. Pero kung hindi yan matigas, yan. Darating ang panahon na ilang beses lang kayo makapagamit. Pag sinindin nyo, yan, pag sinindin nyo guys, patay ka agad yan. Kasi magbalik itong butane na ito. Maganda yung pagka-calibrate natin sa butane na ito. Ano? Okay. Maraming salamat. Sana sa naguluhan doon sa una nating vlog sa butane calibration, malinaw na malinaw itong pag-calibrate natin ngayon. Kung ano yung importante lang na galawin, ano yung importante lang nalagyan ng aluminum para doon sa control ng butane para hindi na talaga siya magliag. Ito, free itong ibigay ko sa inyo para makatulong sa kababayan, mga kababayan natin guys, no? So hanggang sa susunod, maraming salamat!